tatingnan. Puso'y buksan, awitan siyang maligaya. Sino ang hari, ngalan niya'y ano nga ba? Siya'y ang Emmanuel, pangako nung una. Ang haring balwalhati ay darating na. Puso'y buksan, awitan siyang maligaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 14 ng Disyembre. At ipinagdiriwang ng inang simbahan ang paggunita kay San Juan de la Cruz, pari at pantas ng simbahan. Ipanalangin natin katulad din niya sa katahimikan ng maraming pagkakataon ng ating buhay, maramdaman natin ang pagpasok ng Panginoon. Samahan din po ninyo ako sa aking pagpapasalamat. Ngayon po ay 2 ng aking anibersaryo ng pagkapari at ipanalangin ninyong kaming mga pari ay maging laging tapat sa aming pangakong ibigin ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong aming pinaglilingkuran hanggang sa wakas. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus. Sa pagtulad namin sa kanyang pagkauliran, ipagkaloob mong kami makadulog sa pakikinabang sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako, ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiit,
bago at matilim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin at dudurugin tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ang hangin, pagdating ng bagyo ay pakakalatin, magdiriwang dahil sa akin sa inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog, sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto ay pupunin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking iyahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi, sa kanyang nilikha ang pagtingin niya ay namamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahabag. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Pumatag na waring ulan, naway musumbi naman, ang manubos ng tanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautosan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana at sa mga nakikiisa sa atin palagi via live streaming
lalo na ang mga nasa ibang bansa. Mayroon ka bang kayang ipagmalaki sa harap ng Diyos? O pwede pong ang tanong ay, sino ka sa harap ng Diyos? Yung tuwing ikaw ay magdadasal, tuwing ikaw ay magsisimba, nakikita mo ba kung sino ka sa harap ng Diyos? Sino ka sa harap ni Kristo? O anong kaya mong ipagmalaki sa kanyang harapan? Maaring iba sa atin noot nakatapos, marami sa atin ay magandang katatayuan sa buhay, marami sa atin ay kilala sa lipunan. Kaya mo bang ipagmalaki iyan sa harap ng Diyos? Sabi ng mabuting balita, sa lahat ng ipinanganak, wala pang mas dakila kay Juan Bautista. Ngunit, ang pinakaaba sa inyo ay dakila sa mga paghaharian ng Diyos. Kilala si San Juan Bautista sapagkat siya ang naghanda ng daan ng Panginoon at kaya niyang ipagmalaki iyon. Ako ang pinsang buo ng Panginoon, ako ang naghanda ng kanyang daan na hindi ginawa ni San Juan Bautista. Sabi, ang pinakaaba ay dakila kaysa sa kanya. Kaya gusto ninyong magmalaki sa harap ng Diyos? Maging mababa ka. Sinong mababa, sinong aba, siya ang dakila sa harap ng Diyos. Father, yan po ba yung mga kawawa? Yan po ba yung mga walang makain? Yan po ba yung mahihirap? Hindi lamang sila. Kahit ikaw ang pinakamataas, kung marunong kang magpakababa, dakila ka sa harap ng Diyos. Ang mga banal, sila'y mga kilala, si San Juan de la Cruz na ating ipinagdiriwa ngayon. Siya'y kilala sa kanyang pagtuwang kay Santa Teresa ng Avila sa pag-reform ng mga Karmelita. Kilala siya sa kanyang mga nasulat, pero sa kabila noon, anong sabi ni San Juan de la Cruz? Sa katahimikan ng gabi, sa katahimikan ng puso, yung kapag nag-iisa ka, naroroon ang Diyos. Wala ang Diyos sa ating mga ginawa. Wala ang Diyos sa ating mga ipagmamalaking mga katatayuan sa buhay. Siya ay nasa isang tahimik na pakikipagtagpo sa Kanya yung kapag mag-isa ka lamang. Pwede ko po bang ipagmalaki ang aking pagkapari? Aba, ako'y kilala, pari ako eh. Magaling ako maghumilya, sabi ng marami. Marami yung pumupunta dito dahil marami, magaling daw ako maghumiliya. Pero kapag ka naiwan ako doon, anong kaya kong ipagmalaki? Ang akin bang pagkapari ay dahil sa aking paghumiliya lamang? Magaling nga ako maghumiliya. Maligalig naman ako sa mga staff. Paano yon? Magaling nga akong magmisa. Magagalitin naman ako kapag nagpapakumpisal. Magaling nga akong magdasal. Napakadamot ko naman. Ang kadakilaan ng tao ay wala sa iyong katatayuan. Ang kadakilaan ng tao ay sa iyong pagiging aba sa harap ng Diyos. At ang pagiging aba ay hindi yung walang-wala ka. Kahit mayroon ka, sa mga pagkakataong kinikilala mo ang paggalaw ng Diyos sa iyong buhay, ikaw ay nagiging aba sa harap niya. Kahit ikaw ang pinakamatalino, subalit kinikilala mo ang lahat ng mayroon kay galing sa iisang mas dakila sa iyo, ikaw ang pinakaaba sa harap ng Diyos. Si San Juan Bautista, si San Juan de la Cruz ay hindi naging banal dahil sa kanilang mga ginawa para sa pananampalataya. Sila'y naging banal dahil kilala nila kung sino ang mas dakila at mas mahalaga sa kanila. Kayo po bilang mga magulang, bilang mga kaibigan,
bilang pari, bilang mga madre, sino ang mahalaga sa ating buhay? Ginagawa ba natin ang lahat ng ito para tayo'y makilala? Ginagawa ba natin ang lahat ng ito para tayo ay tulungan at balikan ang mga tulong na ginagawa? Sa lahat ng pagkakataon, ang kadakilaan ay makikita kung si Kristo ang nakikita sa iyo. Kaya po tayo magtanong-tanong. Kapag ka ikaw ay medyo maedad na at napakataray mo pa rin, abay sa palagay mo si Kristo ang nakikita sa iyo? Kapag ka ikaw ay medyo malapit ng graduate sa buhay na ito, tapos lagi mo pa rin kaaway ang iyong kapitbahay, si Kristo ang nakikita sa iyo? Kapag ka ipinagmamalaki mo ang galing-galing ko, ang dami kong ginawa, natulungan ko kayong lahat, nagawa ko ang lahat ng ito, tapos ikaw ang bida, nasaan si Kristo? Hindi kaya nga po lagi kong paalaala sa inyo, pagpunta nyo dito o sa kahit alang simbahan, pupunta kayo dito dahil kay Kristo. Ako'y pari dahil kay Kristo, kayo'y magulang, kapatid, anak, kayo'y kaibigan dahil kay Kristo. Dahil ang kahalagahan mo bilang tao ay hindi dahil sa ginagawa mo o kung sino ka. Yun ay dahil ikay minahal ni Kristo at hindi iyon mababago. Kaya nga kung kayo pumupunta dito sa mga simbahan para humaplos kay Padre Pio, para magdasal sa aming fountain at wisikan ng inyong ulo, abay kulang. Tapos hindi kayo sisimba, magpapapicture lamang kayo sa ilalim ng mga puno, edi kayo mali. Kaya nga salamat kapag may bumibisita at naglalaan ng oras na sumimba, sapagkat yan ang tanging dahilan ng pagpunta natin dito at yan din ang tanging dahilan ng iyong pagiging tao. Dahil kay Kristo. Dahil kahit saan natin daanin, kung wala si Kristo, wala po tayo. Hindi ka magkakaroon ng kahit anumang mayroon ka, kundi dahil kay Kristo. At yun po ang dapat natin laging ipagpasalamat. Pagka tayo'y puno ng ating sarili, wala nang pupestuhan si Kristo. Tinan niyo po ang paalaala ng Aral Batanggenyo. Kami po'y may lokal na katisismo dito sa Batangas, number 860. Sabi doon, ang pagkamakasarili ay balakid sa pagunlad ng tao bilang mga anak ng Diyos. Kapag puno ka ng ako, akin, ko, kapag ikaw lamang lagi ang bida, saan pa pupwesto ang iba? Kung kayo po'y nakapwesto na sa isang entablado na nakatutok sa inyo lahat ang ilaw, wala kayong nakikita sapagkat nakakasilaw. Ganoon din, kapag iniisip mong ikaw ang pinakamahalaga, na ikaw lamang ang pinakamagaling, at ang iba'y wala kung wala ka, saan pupwesto si Kristo? Papasko na, pinaghahandaan natin ang Pasko. Saan sisilang si Kristo kung puno ka ng galit, kung puno ka ng puot, kung puno ka ng inggit? May bagong tarpulin ng iyong kapitbahay, congratulations. Attorney ganito, naku ika, nakatapos na naman ang isang anak ni Kumare. Alay naman ikinakatsamba lamang, utang lamang ang pinagpaaral di yan. Kung ika'y puno ng inggit sa mga nangyayari sa paligid, saan pa pupesto si Kristo? May bagong deliver na rep ang iyong kapitbahay. Malaki. Tumingin ka sa rep ninyo, parang ang liit na ng rep natin. Parang sikip na, bili na tayo ng bago. Dahil ayaw mong maaangatan ka ng iba. Mga minamahal, ang pagiging makasarili at pagtataas ng sarili at hindi pagiging abah o mababa sa harap ng iba, ay napakalaking hadlang para pumasok si Kristo sa ating buhay. Ipanalangin natin na sa banal na misang ito, kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mababa at mapagpakumbabang sarili.
yung sarili at puso na nagkakaroon lagi ng puwang para sa iyo at sa ibang tao upang sa kabila ng aking mga pinagdadaanan, ng mga bagay na nangyayari sa aking buhay at ng malalaking mga biyayang aking tinatanggap, patuloy po akong maging mababa. Patuloy kong isipin na hindi akong mahalaga, kundi tanging ikaw lamang ang dahilan ng aking buhay. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa pagunita namin kay San Juan de la Cruz. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan de la Cruz ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po ay kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inalakila ng lahat mga naparito mo na lang na siyang nagmulat sa bulak sa bigayay na palakat at nakiramay sa kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat, ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming obispo na tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapunlad ng parokya pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong inyong handog. O Jerusalem, inyong ihaya at ikala itong balita, narito ang buong makapangya.
Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan ang misteryo ng krus. Ipagkaloob mong ang paghahaing ito na may lakas na dulot upang sa iyong anak kami ay makasunod ay siyang magbunsod sa amin upang pagmalasakitan ang lahat para matubos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghen banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan ay may makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Kami po'y nakikiusap na pakisulat ng inyong mga pangalan at ng ilang hinihinging detalye. Tulong ninyo sa documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kung kayo po'y mga OFW o may mga kasama kayong foreigner, tayo po ay may sadyang information logbook na international. Doon po kayo isusulat. Ito po ay malaking tulong para sa ating ginagawang aplikasyon ngayon ng pambansang Dambana. Para po sa gabay sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang ating simbang gabi na magsisimula ng December 15 hanggang December 23 ay sa alas 5 ng hapon. Maliban na lamang sa December 17, ito po'y Linggo, magiging alas 6 ng gabi. At ang ating Misa di Gallo mula December 16 hanggang 24 ay sa alas 4:30 ng madaling araw. Kayo po ay inaanyayahang makiisa at magagabayan kayo ng mga schedule na nakapost sa ating Facebook page. At hinding hinihikayat na kayo ay mag-alay ng mga dried goods, noodles, canned goods, mga bigas, para po ito'y ating maipamahagi sa ating mga nangangailangan kapatid ngayong bago magbagong taon. Nais po nating pasalamatan at nais kong personal na pasalamatan ng aking mga nakasamang parit diakono ngayong araw na ito sa aking misa pasasalamat sa ikalawang taon ng biyaya ng pagkapari. Ito pong nasa aking likuran ay diakonong naka-assign sa Minor Seminary, si Reverend Jared. Nasa dulo po ay nasa seminaryo din si Father Genrod. At itong nasa mas malapit ay si Father Sancho, naka-assign sa St. Teresa of the Child Jesus Parish ng Talisay ng Lipa. Palakpakan po natin sila. Ang biyaya po ng pagkapari, bagamat maaaring nagpapataas at nagpapakilala sa maraming tao, ay isang biyayang paanyayang para magpakababa. Ang kadakilaan ng pari ay hindi sa kanyang katatayuan, hindi sa kanyang mga ginagawa, hindi sa kanyang mga narating. Ang kadakilaan ng pari ay kapag ka sa kanyang kababaan
nakikita si Kristo sa kanyang mga ginagawa. Kaya po ipanalangin ninyo na kaming mga pari ay maging tapat hanggang sa huli, makapagmahal, makapaglingkod sa lahat ng mga taong aming nakakasalamuha. Salamat sa inyong lahat. Kayo po ay muling magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng mga biyaya at pagpapala, basbasan mo ang mga gamit na ito sa pananalangin, ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparang nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpusuri sa may kapat ang buong iyong kalooban dahil sa kadakilan ginawa niyang tanan sa kanyang kanyang